Ito ang faith. Ito ang faith. Ito ang so, ang ating pangkaunawa, mas mahalaga, mas mataas ang faith kaysa sa reason. Since the same God who reveals mysteries in the Lord's faith has bestowed the life of reason in the human heart, God cannot deny himself nor can God ever contradict God. So there is at ako tawagin natin ng spiritual truths. So hindi kaya sa amin ang faith. There is spiritual truths. There is philosophical truth. Or kung tawagin natin ng sciences, truth of the sciences. May kalupuan ang truth ng science. Tulad ng bawa ng nakita namin na ang tubig pala ay H2O. No? Yun ay natutuwanan ng ipinapayag ng science. Hindi na sinasakot yun ng faith. Hindi naman sinabi ng faith na ang tubig ay H3O. No? Kasi nasa real yan ang truth of sciences. Na ang tubig ay H2O. Yung kanyang chemical composition. So, magkaiba sila ng level. Consequently, methodical research in all branches of knowledge providing it is carried out in truly scientific manner and doesn't override moral laws and never conflict with the faith because the things of the world and the things of faith rely on the same path. Anong sinasabi? Hindi dapat magkalaban sa science. Hindi magkalaban sa science. Kaya nga po, bagamat ito yung kalimitang convention, katulad rin bawa ng ano, yung overpopulation. Para sa kumisa ng pagtingin ng tao, ang kaya, mayroong poverty, question ulit, babalik ulit tayo sa Church of the Poor. Kaya daw mayroong poverty. Sabi ng iba ay over population. Anong sabi naman ng simbahan? Kaya may poverty ay ano? Corruption, iniquity, no? So, ito yung magbahagi na kung saan ay kinakailangan na pagtuunan talaga ng concept. It is really overpopulation. O isang aspeto lamang ito na ito yung kanilang binibigyan ng pagkapahalaga. Na kung ito kasi ay mali. Mahalala ko sabi mo sa ni Pope Francis, ano? Ano sabi niya? Ay sa Italy daw, wala nang masyadong bata. Kaya ito yung nakita niya sa Pilipinas eh. Alam mo sabi niya, pagdating daw, ng 2020, ano sabi? Maubos na yung pera ng reserve ng Italy para doon sa pagbibigay ng benepisyo. Kasi wala na silang young people. Mas marami na yung gagastusin nila na pambigay para doon sa matanda, yung mga tao doon. Ano ba yung isa ba ang Pension. Kanilang pension. Ay kakaunti yung kukamaw. Pero ibig sabihin, hindi yung overpopulation. Kasi kung yung Italy ay kapag hindi niya ano na dapat, hindi sila overpopulated, pero may problema sila. Huh? May problema sila na ano kaya. Yun ang isa sa mga bagay na kung saan niya, isang halimbawa ko, no? Na kapag pinag-usapan ng UN, makita na yung science and faith.
So freedom of faith, ito yung patuloy na pinaglalaban sa simbahan, no? Yung religious tolerance. Yung freedom of faith, makapagpapahayag tayo ng ating kapatid sa palagaya. Kaya alam mo yung sabi ng Santo Papa, na sabi niya, na wala kung sino nang dapat ng pamatay, na wala nang nang pananampalataya. No? Kung sabi niya, di ba? Na hindi ka papatay, wala kang na ito, ito yung pananampalataya. Pero kung sabi ng simbahan, do not ridicule others because they have different faith. Wala ka rin mo yung pinasabong sa fans, ang bago siya dumating dito. No? Ang pinasabong yung isang newspaper, newspaper sa France, kasi gawa ka ng karikatur, oh, na parang insulto yung mga Muslim. So, dalawa, do not read you for the faith, and do not kill because of faith. Freedom of faith. Ano sabi? Dito po, indeed, Christ invited people to faith in one person, but never coerced them. For he bore witness of the truth and refused to discourse to impose it on those who spoke against him. His kingdom grows with the love with which Christ did it unto the cross, grows men to himself. Kaya yung ating pananampalataya, ang ating pananampalataya na muna, malalaya. Kahit ako minsan, ang pananampalataya na ito ay pwede yung kamusuhin iba. No? Kaya hindi mo rin ang ating pananampalataya. May magka. Una ay hindi naman sinasaan yung simba na hindi mo pagtatanggol. Ay unay ganito. Ay titingin mo rin naman sa salita sa iyo. No? Ito pa nagkasalita sa iyo ay sa tingin mo kabagay ng paliwanag. Mayroon ba sa tingin mo na ito ay babaliktad? Kasi meron iba talaga na ano eh, na kung tawagin natin ay all attacks. Wala silang intention na mag-back down. No? So, ibig sabihin, kung ito ba'y papaliwanagan ko, hindi na mo rin. May makawawaan na kaya ito, baka makawawin mo. Kasi, okay na kini na magpaliwanag ko ng certain degree. Pero kung sa tingin mo lang naman ay, kasi kung tawagin na natin ko ay an exercise in futility, wala na tayong magagawa kung tayo ay mag-aaway lamang. No? Ay, sasayangin mo lang yung oras mo. Sasayangin mo lang yung oras mo sa'yo. Wala tayong pagkumuhan. Kaya, hindi ang sasimunan ng tao. Kung sakali mang paliwanagan mo siya. Lalo ang tao ha, kapag ang tao nito ay may nagkumpulan sa kanyang intensya. Kasi may mga gandali, may mga ang tawagin natin yan, yan ay mga ano, may mga tinatawag tayong mga pakawala. No? Their only trabaho ay ano, ay kukonvert. Ang kanyang kukonvert. Hindi sila dahil ng pangalipunan. Is this person looking for food? Or this person looking for conversion? Gusto ko converted to para sa kanila. No? Kaya kung ito, kasi kung alam niya ako ay nagkakalang kala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 kal
kung nag-aaral ka talaga ng makapunta sa'yo. No? Ay, pwede mo yung sabihin ng gano'n. Kasi kung nag-aaral ka ng kalutuhan, point by point, ay pwede tayo mag-aaral ng kalutuhan. Hindi. Ay, sana kung nag-aaral na namin ng kalutuhan, mag-aaral naman ka doon sa kalutuhan. Kung hindi naman, ngayon kung ba ka sa akin? No? Kasi yung lamang kalutuhan, wala tayong pagkakimang bro. No? Anong mangyari sa'yo, magkagalit ka lang.
panahon. So, paagi na kung saan ay manasahin mo yung oras mo. Kung siya ay gusto na siya ang mag-uro sa iyong tao, sa pagyo. Pero kung hindi ko na kailangan mo i-assess, ito mong tao ko ay nag-anap, nag-anap, o ito baga ay nag-anap ng mayroong mga pagyo. Ngayon, kasi kung nag-anap na sila ng mayroong convert, kahit na ang ganda ng maliwanag na, hindi mo ko ba. Kasi, nakaano yung pag-ili, nakasap niya yun. Maaaring ako ngayon, talo ako, pero babalik ka naman ko sa'yo. Hindi sila ang pag-ibili mo. Parang nakapag-ibili. Yes, sorry ko, kapatid. Kung sabi natin na, sa hindi malimbawa, kung tao ko ay walang intention na makita ko na kayo ngayon. Nakapalit. Pwede ba tayo na, no? Magtrabaho tayo na pwede tayo magtrabaho sa isang kapatidos. Na pareho tayo. No? Pareho tayo na gawin. Halimbawa, office team mo. Hindi. Ay, pwede na ako. O sige, maglaro na tayo ng chess. Diba? Duna na tayo ng ano. Huwag na namin pag-aralan ng pag-aralan kasi ay makakagalit ang talo. Hindi kaya, pwede sa muna kung ano kayo, magkala tayo ng outreach. Ang mga kaibigan mo, hindi ko ng tulong. Sa kaibigan mo, hindi na ako ng tulong. Hanggang tayo, magpilip ko ng talo. Diba? Let us involve isang other ways na hindi tayo mag-aaway. Kasi hindi po puro Jesus eh. Hindi po puro Jesus na let us force one another. Para masabi natin na sinuwing mas magaling sa atin. Hindi na uli na natin sa mga kaya. Lalo sa lalo na yung ibang mga sector na tayo ng very... Kasi alam nyo, kahit na yung kanilang puro, kung kayo makapapasok sa kanilang mga simbahan, ay wala pa lang marinig kung kayo ang salita ng Katoliko. At wala na mga balik-nabit pa ang Katoliko, ganito, ganyan, ganyan, tango. Kaya kinulang-kinulang tayo, kahit na sa kanina mong lugar. But why? Because they hate us for what we do. They hate us for what we do. Very, to engage them in a self-evident in the way we deal with one another and we deal with us, very disruptive. No? Kasi ano yung papakita? Anong insight na papakita? Magaling ako sa'yo. Kapag mo sinakausap, yun ang palagi pala, mas magaling ng pananampalataya ko sa'yo. And if we deal with that, kahit kung aming ko, ano na sa'yo, magaling yung pananampalataya ko sa'yo, then you become like them. Kahit ikaw hindi naging kasama sa kanyang simbahan. And that is not our faith. But, hindi na kami kanyang pala tayo. Ano pala ang word na pag-ibig? Nakababaan mo. Diba? So, hindi yung bahay. Kung talaga nagkakalap siya ng pala para ang tatanong yan, pampuro na ako ng pasto. No? Tinanong na aming sentence sa mga akin. Pagamang mayroon tayong different of faith, no, so, talagang nakipag-debate. No? Doon sa mga... ang kanila naman, kaya sila nakipag-debate doon, ay hindi para doon sa kanila ka-debate. Kasi public yun eh. Para sa sila na nakipag-debate, para doon sa mga nakikinig. Doon sa mga... That's why, kung talagang nagkakot sila ng panahon, pag hindi sila pumunta sa ano, kasi ba, hindi lang pinupuntahan nila yung mga taong marunong. Kasi, they are looking for converts. They are looking for converts. Hindi na kanilang po. Hindi na kanilang pag-ibig. So, yun ang freedom of faith. Necessity of faith. Kung hindi pwede, walang pananampalataya. Yun. Without faith, it is impossible to please God. Faith mo ang mga ganyan. Because in faith, dun sa pinakahuli, nakita niyo po rin ito, dito sa last video, no?
the beginning of eternal life. Dito pa man kisimula ka ng buhay na wala hanggang. Nararanasan na natin yung buhay na wala hanggang. Ano ba yung buhay na wala hanggang? Pag-iibigan. Ito yung buhay na wala hanggang. Kaya masabi ko, kapag when you engage in beginning with other faith na very inimical sa ating pananampalataya, no? Ano yung faith sa kanila? Faith sa kanila yan, no? Ay makipaglaban. Makin bang away para sila ng warmang gelo. Pwede, no? Dito natin makikita na kung saan ay ito ng pananampalataya natin ang simula ng buhay ng mga ito yung ginagawa natin because we believe na ito ang magdurot sa atin ng kaligtasan. At sa mamakita na natin ang pagdurot sa palawagan ng buong kasapat ay doon natin maranasan ang buhay na wala ang buhay na punong ng kaligyahan sa atin. Ito yung isa, yung perseverance of faith sa 164. Wage the good warfare, holding faith in a good conscience. By rejecting conscience and presumption, make shipmen of their faith. To live, grow, and persevere in the faith until the end, we must nourish and believe the word of God. We must beg the Lord to increase our faith. We must be working through charity, abounding in hope, and holding the faith of the church. So, pagkalimutan ng konsensya, gumamit ng safeguard. Do not forget, no? Kasi iba, kaya mawawala ang pananampalataya, no? Sinantabi yung konsensya. Hindi na sinama yung konsensya. Hindi na niya pinakibigan yung kanyang konsensya. Kaya brought in corruption, ay, ano yun? Alam, pinapalam yung kanyang konsensya.